Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. And this is Hermes Sunaho. At sa araw na ito, tuturo namin sa inyo kung paano alagaan at paramihin ang rose cabbage o yung tinatawag nilang Echeveria imbricata. So ready na kayo? Tutok lang mga ka-MVP. Ano yan? Perfect mga bukin natin ni Hermes Sunaho. Alala ko sa inyo si Mr. Hermes Sunaho. Owner ng Dino and Eco Garden. Practice booking na ipakita naman sa atin ni Hermes Sunaho. Akan itong Mini Dino and Eco Park. Ayan mga ka-MVP, we're back and pag-usapan natin ngayon ay kung paano alagaan at padamihin itong mga rose cabbage. And minsan na kapag galing bawa ma-attend kayo ng mga occasion at meron kayong mga souvenirs na nakukuha, kadalasan ito yung mga rose cabbage. And kapag natanggap nyo, nilalagay nyo lang sa dyan pero anong nangyayari, namamatay ka agad. So, paano nga ba mabubuhay yung rose cabbage sa pangangalaga natin? So, ngayon ituturo namin sa inyo kung paano at mula sa pagtatanim, pagdidirig at kung ano-ano pang mga health care tips, ituturo namin sa inyo para mabuhay itong anyong rose cabbage o yung tinatawag nilang Echeveria imbricata. So, ito yung mga rose cabbage natin dito sa garden. And, ayan, mga mother plant na, nakita nyo naman, napakarami nilang anak. And mamaya ituturo namin sa inyo kung paano yan ipropagate. Pero for the meantime, pag-usapan muna natin ay kung paano sila alagaan from the day na nabili nyo sila o nakuha nila sila. Paano ba ang dapat nating gawin para mapanatiling buhay yung ating mga rose cabbage. So ayan, kapag nga nag-purchase kayo ng rose cabbage, check nyo muna yung soil. Kung basang-basa yung soil nya, iripat nyo na agad-agad. Pero kung hindi pa, pwede naman siyang pwede nyo muna siyang stack. Kung hindi naman siya basang-basa, pero I suggest na kapag bumili kayo, iripat nyo na agad. Kasi possible na yung iba ay basa yung lupa. And kapag basa itong lupa ng ating mga succulents, pupunta yung mga excess na water dun sa kanyang mga leaves, and yun yung nagsisimula ng pagkadilaw niya kagad. Tapos kapag halimbawang dumilaw yung kanyang mga petals, yun yung simula ng kanyang pagkabulok. So okay, so huwag kayong mag-worries kung makakita kayo sa garden shop ng mga dry leaves. Tanggalin nyo lang yan. Okay lang yan. Simulan na natin. So, kuha tayo ng pot. And, tanggalin lang natin yung lupa. Yung mga excess lupa. Karaniwan dito sa mga rose cabbage na nabibili natin, clay. Clay yung, ano nila. So, papalitan natin yan ng lupa. And, tanggalin lang natin yung mga old leaves. Yan, tanggalin nyo lang yan. Yung mga dark na, yan o, yung mga pwede na. So, pag mga ganito, huwag nyo muna tanggalin na. Possible kasi na magkasugat yung inyong rose cabbage. And maging cause na pag tinubigan nyo ay mabulok. So, ayan, wala na yung mga totally dried na leaves. So, tanggalin nyo lang yung kanyang lupa. Yan. So, ganyan lang siya. So, ako ay hindi na nag-air dry and hindi na rin nag-titrim ng roots. So, nabubuhay naman yung aking mga rose cabbage. And, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa kong pamamaraan para mabuhay at tumagal tong ating rose cabbage. So, ayan. Makita nyo, meron siyang natirang konting mga lupa. So, okay lang yan. Okay lang yan, don't worry. So, baba muna natin. Gumamit kayo ng soil mix. So, yan. Ang gamit namin ay MVP soil mix.
Yan yung ginagamit namin sa aming succulents. So the reason kung bakit ito ang kailangan natin, dahil dito sa lowlands, kailangan talaga natin silang diligan. And kapag naipon yung tubig dun sa inyong mga soil, like for example this soil, yung mga clay, pag naipon dyan yung tubig, yung sobra na sa halaman na tubig ay sisipsipin at mag-i-stack sa kanyang leaves. So kapag ito ay bumigat at nasobrahan sa dilig, sa tubig, yung excess water na nakuhold ng lupa ay pupunta siya dun sa kanyang mga leaves and sisipsipin ang kanyang leaves at sobra, kapag ito ay nasobrahan, magiging dilaw and yun ang simula ng kanyang pagkabulok. So, ngayon, ito ang gagamitin yung lupa. So, mix. So, kung halimbawa, sa mga nagtatanong, marami tayong mga soil mix na available para sa mga succulents. Pwede nyo yung bilhin. And kung wala naman, pwedeng kayo gumawa. Meron kaming tutorial video ng paggawa ng soil mix. And sa mga malalapit naman dito sa Mini Dino Park and Eco Garden, pwede kayong bumili ng soil mix dito. So, ayan po mga kaibigan, mga ka-MDP. Tatanim na natin yung ating rose cabbage. Ayan. Tapos, lagyan lang natin ganyan. And, yan. So, lagyan lang natin yan. Mga MDP. So, nakikita nyo. Ayan. Nakita nyo na yung ating rose cabbage. Ganyan lang kasimple. So, minsan kasi yung mga nakukuha nyo naman sa souvenirs, hindi pinapalitan yung lupa nila. And dahil giveaway siya, hindi na nila pinag-aaksayan ng panahon na palitan yung kanilang soil mix. And kapag natanggap nyo siya galing sa souvenir, check nyo yung lupa niya. Kung hindi soil mix, palitan nyo siya ng soil mix. So, para mabuhay, okay? Afterwards, pwede kayong gumamit ng brush. And brush nyo lang yung mga putik na naiwan. So, wag na wag nyong brushin ng matigas na brush dahil possible na mawala yung farina niya. Yung farina niya, yung mga white na yon na nagsisilbing protection niya sa tubig at sa sikat ng araw. So, gamit lang kayo ng brush na malambot. Yan, gamit lang kayo ng brush na malambot sa pagtanggal ng mga dumi, excess na dumi sa kanyang mga leaves. So, kailan to didiligan? Para safe kayo, pwedeng 7 days to 14 days. Pwedeng isang linggo o dalawang linggo bago diligan. Hindi yan kagad mamamatay dahil mayroon pang iniwang mga tubig at stock na tubig itong ating na nakukuha niya dun sa konting soil na natira dun sa kanyang ugat. And hindi yan kagad mamamatay. Bakit sinabi kong para safe? Kasi possible sa pagtatanggal nyo ng mga lupa doon sa kanyang roots, possible na tinamaan nyo or nagsugat, pwedeng mula doon sa sugat niya ay mabulok yung inyong succulents. So, para safe kayo, 7 days to 14 days, tsaka kayo magdilig. Kailan naman dapat siya lagyan ng pataba? So, kami ang ginagamit namin ay osmocot. Ayan, makikita nyo yung mga osmocot yan. Pag malaking paso, medyo marami kami maglagay. So, lalampas yan ng 20 kasi meron siyang mga anak. Pero, para sa isa, ideal na yung 10 to 20. 10 to 20 na osmocot sa kanyang, sa isa na ito, sa isang halaman. So, pwede ng 10 to 20 sa isang pot. Pero kung marami na, yung mga alaga nyo, at katulad nitong mga rose cabbage namin na may mga anak na, ayan, pwede nyo dagdagan na. So,
kami, yung mga iba, napapansin nyo kung bakit maraming osmocot dito. Yung iba niyan, expired na eh. Parang expired na kasi makikita nyo yung expired na osmocot. Lumalabo na yung kanyang mga bilog-bilog and then nagpe-fade na. So, wala na siyang sustansya kaya pwede na kayong maglagay uli ng osmocot. So, kailan to nilalagay? Kapag stable na yung ugat nitong ating mga halaman. And one thing, kapag naman meron akong ginagawang maintenance sa mga succulents ko after na kung stable na yung kanyang mga ugat, tsaka ko siya nilalagyan ng itong follicular o systematic na fungicide. So ginagawa ko siyang maintenance itong ating follicular na systematic na fungicide. So ginagamit ko to kapag magdidilig na. So paano ba ang pagdidilig? Tama pagdidilig. Kapag tuyo na si lupa, tsaka lang po magdilig, ha? Again, kapag tuyo na si lupa, tsaka lang magdilig. Paano malalaman kung tuyo na ang lupa? Salatin nyo. Kung wala nang naiwan na lupa na basa dun sa inyong kamay, so, yan, pwede nang diligin. So, itong isang ito, wala na naman siyang naiwang basang lupa. So, pwede na itong diligan. Ito, sinasabi ko sa inyo, ang ginagamit ko, every 6 months, ay dinidiligan ko siya ng systematic na fungicide. So, yung systematic na fungicide, nilalagay ko lang dito, and yan, didilig natin sa lupa niya, and yan yung nagsisilbing maintenance ko nung aking mga halaman para hindi siya kapitan ng fungus. So yan, every 6 months ito ang pinandidilig ko sa kanya. So ayan lang, yan ang ginagamit nating pandilig sa ating succulents. And then itong mga dried na leaves, pwede nyo yung tanggalin lang, tanggalin nyo siya. So ayan, and ilagay nyo siya sa nasisikatan ng araw, ha? Especially morning sun. Ang mga succulents, 4 to 6 hours ang kailangan nilang matanggap na araw. Sa loob ng isang araw, kailangan may 4 to 6 hours na sunlight silang makuha, especially morning sun, mas maganda sa ating mga succulents. So ayan, yan na ang pag-aalaga namin sa aming rose cabbage. And ngayon naman, tuturo natin kung paano padamihin yung ating rose cabbage. So ngayon naman, ituturo namin sa inyo kung paano magparami ng rose cabbage. And may two ways ng pagpapadami ng rose cabbage. For example, ito. Pwede nyong ikat yung mother plant na, and then itanim nyo. So ayan, ito yung mother plant ng amin before. Kinat ko. And then after kong ikat, tinanim ko dito para mas makahinga yung mga babies niya na nakapaligid. So ayan, pwedeng yung mother plant. Pero ngayon, ang papakita namin sa inyo ay yung cuttings nung kanilang baby. So, ganun na ba yung pwede natin ilipat yung ating mga babies? Siguro ideal is 1/4 nung mother plant. Pag 1/4 na ng mother plant, pwede nyo nang ilipat. So, ito, ang ginawa namin dito is pugot method nung mother plant niya. And then, hiniwalay namin para makahinga tong baby. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, yung mga babies naman ang puputulin natin para itanim. So, gamit kayo ng cutter. Siyempre, disinfect nyo muna yung inyong cutter. Disinfect nyo yung cutter nyo. And, kailangan malinis yung mga cutter bago gamitin. Kukuha tayo ngayon ng mother plant na rose cabbage. So, ito ay ang ating mother plant na rose cabbage. And, nakita nyo, ang dami nyo ng babies itong ating mother plant na rose cabbage. And yan yung ating tatanggalan ng babies. So yan, mga 1/4 na siya ng mother plant. So itong mga babies na to, pwede na nating tanggalin. So ito, nakita nyo, may mga old leaves. Tanggalin nyo muna yan. Yan. Minsan kasi sa garden natin, hindi natin makita yung
mga ibang halaman. So yan, nakikita natin pag meron na kayong mga old leaves, tanggalin nyo lang yan para makahinga yung mga succulents nyo. Tanggalin lang natin siya ng old leaves. So ayan, nakikita nyo old leaves, tanggalin nyo siya ng old leaves. Ayan, ito mabilis lang naman mag anak tong mga rose cabbage, lalo na kung tama yung mga pag-aalaga nyo sa kanila, mabilis lang siyang mag anak and napakabilis lang na magka-babies and mabilis palakihin, lalo na kung tama yung inyong pag-aalaga. So, itapat natin yung babies nung ating mga, so ito, nakita nyo, nandito na yung ano niya, and may aerial roots na rin. So, cut nyo na siya. Yan. So, nakakat natin. Tumin lang natin yung pinaka dulo niya, tanggalin yung mga dried na leaves and ikakat lang natin to. Yan, so nakikita na natin, ikakat lang natin yung ating so ayan, kita nyo, and afterwards yan, yung mga maliliit na parts. Ito, nakat na natin. Ito pa ang isa. So, yung mga excess na leaves, tanggalin nyo na. So, ayan. So, ganyan lang naman ang pagtatanggal ng mga babies ng ating mother plants. Leaves. And don't worry kasi mag-aanak pa rin to. Mas gusto nito ng mga anak. And kapag medyo maliliit pa iba, tulad nitong isa na to, huwag nyo munang tanggalin. Yung mga maliliit, iwan nyo lang siya. Iwan nyo lang siya, ha. So, itong isa na to, pwede na rin to. Tawin natin, tanggalin lang natin siya sa yung mga old leaves niya. Ayan. Pwede na rin tong tanggalin. Ayan, natanggal nyo na siya. Meron na naman tayo. Tapos iwanan nyo lang yung mga maliliit pa. And lalaki uli yan dyan. Ayan, katulad nitong isa na to. And ito, iwanan natin yung mga maliliit. Pero yung malalaki, pwede na yan i-cut. Cut lang natin siya. Ayan, meron na nga siyang ugat to. Tingnan nyo, meron na nga siyang ugat. Ayan. Pwede na nga rin siyang ikat. And yung isa, ayan o, meron siyang maliit doon. Pero iwanan natin yung mga maliliit. So, ayan. So, ayan. So, ayan. Tapos tanggalin nyo lang yung mga ito yung dahon sa paligid ng inyong rose cabbage. Ayan. Ito na nga yung mga nakuha nating mga babies dun sa ating mga rose cabbage. And ang gagawin natin ay i-air dry muna natin to for about 24 hours. O kahit mas matagal pa sa 24 hours, kahit dalawang araw na naka-air dry, para make sure lang na natuyo yung ating mga rose cabbage. Kasi once na ito ay na tinanim nyo at nalagyan ng lupa, possible na mabulok siya, mag-rot. So, para safe lang tayo, i-air dry po natin siya ng overnight
o kaya mga 2 days. So ayan na yung ating rose cabbage. And dito, meron kami dito na ayan, meron na kaming na air dry. And ito yung itatanim natin sa ating pots. So kuha lang kayo ng pots. And then ayan, yan ang tataniman natin. So pumili kayo nung kasyang-kasya lang yung rose cabbage. Huwag masyadong malaki para dun sa ating mga babies. Kasi pag mas malaki yung paso, possible na mag-stack yung tubig and mabulok. Para safe lang tayo. So ayan, lagyan nyo lang siya ng soil mix. Leafy soil mix. Ganyan lang po kasimple. And punuin lang natin itong soil mix ng itong ating mga pot. Ng soil mix. And then, yung na-air dry natin na rose cabbage na anak, pwede na natin dito itanim. So, ganyan lang siya kadali. Tapos lang kayo. Lagyan nyo lang yung pinaka hilig niya ng mga soil mix para hindi siya para masiksik siya. Ayan. So, ganyan lang. Okay. So, ayan. Ito, and next is ito namang isa. Lagyan natin ng lupa. And then, lalagyan natin siya ng lupa. Tapos, tatanim lang natin siyang ganyan. And lalagyan natin ng mga lupa dun sa gilid. Hindi yan lang kasimple. So, ayan. Naitanim na natin yung ating bagong mga rose cabbage. So, kailan to didiligan? Again, 7 days to 14 days. Pwedeng nakaganyan yan. Tsaka nyo pa lang siya diligan. Ha? Diligan nyo yung ating rose cabbage. So, yan lang. Kung aksidente, tips din, kung aksidente lang naman na nalagyan, na diligan nyo, kasi ako kasi ang ginagawa namin, gumagamit kami nito, so para pagdilig sa kanya, hindi na masyadong maano yung kanyang petals, kasi pag itong mga rose cabbage ay rosette type, so possible na mag-stack dito yung mga tubig kapag nabasa nyo. Gamit kayo ng ganitong pandilig. Diligan nyo lang siya dito. So, ayan. Diligan nyo siya kapag tuyo na yung lupa. And kung halimbawa aksidente naman na nalagyan nyo ng tubig yung kanyang rosettes, pwede kayong gumamit nitong ating parang bomba. Yan. Yan ng hangin. So, spray nyo lang siya. Tamtanggal din minsan ang mga dumi sa inyong rose cabbage. And maganda rin na tantanggal ng mga tubig. So, yan lang. So, yan yung mga care tips sa ating pag-aalaga ng rose cabbage at pagpaparami. So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na kung paano mag-alaga at magpadami ng rose cabbage. And I hope natuto kayo sa ating videos for today, sa ating day 19 ng ating 30-day garden challenge. I'm sure na marami na kayong natutunan dito sa ating video. So, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na. Pati po sa ating FB page, mag-follow po kayo dyan para lagi kayong updated sa aming latest videos. And marami pa po kaming videos na nakahanda para sa inyo. Salamat din po sa pagpunta lagi dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. And this is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo, happy planting mga ka-MVP. Naman natin ngayon para sa pasingit na video ang mga taga St. Agnes Parish ng Caloocan. And sabihin natin sabay-sabay, happy planting! Happy planting! Bye-bye ka-MVP! Oh,